natin for their lineup. It's more on teamfight oriented. So ano nga dito, ifo-force nila yung side ng Onyx Philippines na iwasan, kumbaga yung literal na play nila, which is to go for the objectives first. Kumbaga, more on the aggressive play style for the early game for RSG. Power spike versus objective ang magiging labanan dito sa ating first game as we head into the land of dawn. Ladies and gentlemen, mainit na mainit kagad ng labanan. Ilang beses natin nakikita na laging parang may sagot at ang bilis din ng drafting dito ng RSG plus the Onyx. So talagang ready-ready ang dalawang teams natin dito. Onyx Philippines versus RSG. Tingnan natin sa ating laning matchup ang ating featured players, Heath and Mycophobia. At si Mycophobia pala yung gagamit ng Matilda. Okay, so mali yung hula ko kanina. Interesting, dito yung mid lane Grok or the boss for Grok na nagpa-farm. Kasi parang sa kanya ibibigay yung EXP para meron siya agad ng wild charge. Mm-hmm. And the thing is, ang isang Matilda kasi hindi mo naman kailangan ng sobrang taas na levels para maging impactful. Pati yung items, hindi rin ganun ka kailangan. Kaya naman binibigay doon sa isang Matilda yung position 5. At syempre, ang hindi pa natin masyadong napag-usapan kanina is wala masyadong pang burst or alam mo yun, percent-based damage or anything na tumatago sa shields mula doon kay Baloy, doon sa ating Phobius. By the way, nakita nyo yun, yung double jungling. Double jungling? Oh, parang multitasking. Ano, multitasking. Grabe naman talaga mag-ano. Si Kyrie, eh, no? Wow. Si Kyrie. Pati nakikita natin yung ano eh, no? Yung galaw talaga ng Onyx Philippines. Talagang gamit na gamit yung parang protect todo. Nakikita mo agad yung pag-support dito ni Baloyski, especially on the mid lane, para makakuha sila agad na magandang assist. Pero yung poking capability ng RSG talagang impressive na force back agad nila yung mga players sa side ng Onyx Philippines to at least prevent any experience or any gold gain for a few seconds, for a few minutes. Yeah, actually, tama ka dyan. Kasi nakita natin kanina, si Baloyski of Onyx Philippines, gusto talaga nila nga mag-zone out or ibigay dito yung kanyang power of nature para mag-deal ng damage against the players. And by the way, first blood nakuha dito ng Onyx. So again, going back to our thought, si Baloyski dito, ang medyo crucial lang is that DPS kasi yung kapantay niya, which is Aqua. Mm. Tapos tuloy-tuloy lang, yun talagang ibibigay niya dito na damage. So ang ano lang is that meron silang pang zone out na popoling kupa. So possible na i-force agad dito ng RSG na i-burn down agad or patayin agad dito si Baloyski of Onyx. Para walang a-absorb ng damage kung sakaling magkakaroon tayo ng early skirmishes. Pero kita natin dito, RSG sila ang nauuna sa may turtle side. Kinabit nila yung turtle dun sa may right side. Pero look at the damage of Nats. Talagang iniisa niya si Mycophobia, forcing him to get out of the skirmish. May group up. Pero taga nag-aabangan lang yung dalawang teams dito, dalawang membro. Ginagamit nilang kanyang demonic force para makaroon ng damage. Look at the wild charge here. Sinargo yung dalawang members with the power of nature. Enough yung damage at makakakuha ng double kill dito si Nats. At mukhang RSG yung makakakuha ng unang objective. Pero yung ano dito, si Aqua, we have to comment Aqua on that. Talagang ginamit niya kanyang Nibiru's Passion para ma-zone out. Hindi niya pinilit na gamitin kanina. Although alam nila kung nasa yung mga pwesto ng players ng Onyx. Hinanap nila yung perfect timing as to when they will use that ultimate from this Beatrix of RSG. Dahil dyan, nakuha nila ang turtle objective. Maganda rin ang zone out dito na kanilang Popo yung Kupa. So for Onyx Philippines dito, hindi natin masyadong nakikita yung nakasanayan natin ng very aggressive playstyle. Yun yung kailangan nila ibigay knowing nag-rock yung kanilang gamit dito and the Matilda. Yep. That's also what I want to say. Kasi yung Onyx Philippines, parang, imagine nyo, normally, nauuna sila doon sa Turtles. Even si Reptar doon sa ating panel, sinabi niya na magandang objective taking lagi ng Onyx Philippines. In that first Turtle, RSG unang nakapasok at sila din yung mas maganda yung formation nung nagkaroon ng kanong laban. Medyo naliligaw doon si Ryota doon sa Turtle. At kinailangan iligtas ni Baloyski. In the end, namatay din doon si Kyrie after, you know, attempting for the Turtle Steal. So, all is good para sa RSG. At ang laki nung lamang nila. Even with just one turtle at two kills, parang biglang tumaas ng sobra yung kanilang lead. 1K sa bandang 3 minutes ay napakataas. Malaki na yun. At almost isang item kaagad yung advantage dito ng RSG. And yeah, nag-agree ako dun eh. Kasi mapansin natin na yung RSG, pinag-aralan talaga nila based on the patterns sa ginagawa ng rotations ng Onyx Philippines. Pero sandwich play para sa RSG, Order of Brilliance, ginamit kaagad dito ni Marky trying to escape
the assault of RSG. Ang taas din kasi ng poking capability nila. Feathered airstrike plus the ultimate nung Beatrix. Ayan, tsaka nakita natin yung position ni Heath. Sobrang ganda. Ready siya eh. If ever na tumakbo dito yung mga players na Onika, ready siya sumalubong with that We Are Angry later on. Mm. Pero for RSG dito, good thing is that nakita natin yung disiplina. So may bottom lane kanina, finors lang nila si Marky na gamitin yung Brilliance. Or kumaga sinasycle lang nila na anytime soon, pwedeng may dumaan para hindi maging masyadong malalim or hindi maging comfy si Marky na mag-farm dun sa lane niya. Ah, parang binilalagay ng trend na lagi ka namin binabantayan. Lagi nandun yung constant pressure sa side ng RSG. Tama eh, sakto. Kasi kapag nakapag-farm ka agad si Marky, again, meron siyang magic worship, so wala siyang 10% discount. So kailangan talaga ng gold every single time para makapag-transition lalo sa kanyang mga items. So, talagang kinokontrol ng RSG yung early game dito ng Onyx. Yeah, talagang tama yung sinabi mo, TDC. Kasi speaking of control, lima ulit sila na nandito, naka-ready sa ating turtle objective, which is napaka-bilibets. Half HP kagad, pero si Beloy sumugod with the flicker wild charge na intrap niya ng bahagya. Pero makakuha ng kill, or rather, ng turtle dito sa side ng Onyx Philippines. At mukhang sila umaatake. Ryota with the demonic force. Sino bang target niya? Si Aqua trying to run away with the dash. Hindi ka makakatakas, boy. Sabi ni Ryota dito, half HP, quarter HP at matutulog. Tumba siya, makakahanap ng sagot ang RSG 2-4 at the moment, 2-1 exchange. Pero ano doon, for Onika, nakita natin na yung possibility na ibigay ni Ryota for the damage. Pero for RSG, kailangan nilang bantayan. Promise dito si Ryota. Oh. Kasi nung time na yon wala pang item talaga. Possible wala pang Oracle si Ryota during that time. Pero kaya na agad na isustain dito yung damage ng players ng RSG. Kinailangan pa na knock up from that populate Koopa. So later on, kailangan makontra nila yan. 300 assists for RSG. Alam natin na ganking team nga sila. Habang nangyari yung turtle fight na yun, I was actually looking at the retake mula doon sa Onyx Philippines, napakaganda, lalo na sa sinimulan ni Baloyski gamit yung flicker, tapos yung wall charge, nasargo nga yung RSG, tapos nagulo yung formation nila. Additionally, apat lang na members ng Onyx Philippines na doon. And guess what? Dandun na naman si Marky, basag kapasyo, even with nakalunoks lang, nakakuha na naman sa bottom lane. Talagang objective ang laging laro enroll dito ni Marky. Pati nakita natin na kahit lugi sila ng isang members, kaya pa rin nilang makipagsagutan ng makipagbatuhan ng suntok against RSG. Pero look at the items here. Nung unti-unti nagkaka-transition dito si Aqua. Meron na siyang BOD kaagad sa Beatrix. Ano yung impact nito sa early game skirmishes? Napakataas ang impact ng isang Beatrix na merong BOD. Bukod sa taas ng damage output niya dahil dun sa kanyang rocket launcher, tapos meron pa siya dun sa machine gun. At tapos, ang laas pa niya mag-push. Mm-hmm. Ngayon, pag nakita natin sa teamfight, hindi ka pwedeng malow katulad nun. Ayun, sakit. Parang ganun, yung ultimate dito ni Aqua, dalawang beses ginamit. At mukhang nakakuha sila ng tatlo, 3-4 nil sweep para sa RSG. Parang biglaan lang, ang lakas kagad ng damage ng RSG. Talaga biglaan, yung tinatawag natin ng mga damay civilian. Yung dapat sisilip ka lang sana, pero supposedly kasi for Onyx, gusto lang kuhanin yung may top lane. Uh-oh. Gusto lang makita ko nandun yung mga players ng RSG dahil nandun yung turtle. Pero yun nga lang, nakaready yung RSG for that teamfight at kontra. Pero kitang-kita natin ngayon, Iyakno with that zone out potential. Yun yung binabanggit natin kanina, now at 5 assists. Wow. So pag binato niya yung feathered airstrike niya, it's a sign for Onyx Philippines. Layo muna tayo, medyo delikado na pumasok dyan. And tuloy-tuloy ang pagsira ng Tori dito ng Team RSG. Labanan to ng objectives eh. Grabe. And map control is king para sa parehas sa teams na to. At ang RSG ay hindi hamak, nananalo ngayon sa map control. Maganda yung ginagawa ng split push ng Onyx Philippines kanina. But nung nagkaroon na nga ng items, parang flip of the switch para sa RSG, bigla silang nag-fight.